Afternoon po. Anong mga challenges po yung hinarap mo sa, di ba, ano, na dati ka nang nag-fight instructor sa ibang pelikula, ibang TV show. Pero dito sa Bagani, ano yung pinaka-challenging na part? One of the challenges, because I'm part of one of the two directors in the show, other than directing fight scenes, I'm directing the whole narrative. So, partner ko dito si Direct Richard Arellano. So, kami yung nagkikwento, other than pagkikwento ng fight scene, nagkikwento rin. Kinikwento natin yung talagang buong story, binibuild natin yung mga characters, yung mga challenges natin. Di ba po ngayon sa ngayon, nasa limbo yung character ni Liza? Tapos, yun nga, babalik siya. Sa pagbabalik niya ba, mas marami pang fight scenes ang or action scenes mas ang marami, mapapanood? Mas marami yung challenges na darating. Mas maraming adventure. Tapos, ibang adventure track naman ang tatawirin nila. So, maraming very interesting things that will happen in the teleseries. So, yung mga una is parang just to build it up lang. Parang pasakali lang. Ito talaga yung tunay na adventure na tatakbuhin natin. Talaga bang plano na ninyo na patayin yung character ni Sofia Andres noon pa man? Yeah, it's part of the story plan. So, babalik din siya? That's something that is very indefinite. Yung sa mga fight scenes na tinuturo mo sa kanila, kasi yung mga lalaki siguro easy sa kanila na makuha kaagad yung mga tinuturo mo na action scenes. Eh, yung mga babae? Actually, there's fight scene and this involves a lot of martial arts training and stunts training. There's nothing simple. It's not simple. It's not easy. But importante yung dedication and time na binibigay nila doon sa pag-aaral. So, magaling kasi yung mga actor natin. So, when you see them, it seems so simple and fluid for them. But they went through a lot in developing their skills for this. Kasi, napapansin, di ba nung una, na-intriga si, ano, si Liza at si Intike na parang mistiso sila, mistisa, hindi sila bagay sa role nila sa Bagani. Tapos, tinatanong nga ng iba, ng mga netizens, kung yun daw bang kulay ngayon ni Enrique tsaka ni Liza dun sa Bagani, yun daw ba ay prosthetics lang, make-up, para magmukha silang maitim? Kami kasi bilad kami sa araw, eh. Nakita mo yung joke. Bilad kami every day sa araw. So, natural na yun. Team ko talaga sa working conditions, we work in the beach, we work in the sa dagat, we work more than 8 hours a day sa desierto, sa forest, so we are exposed to the natural elements. So maitim namin lahat, kahit sino sa amin maitim. Pero wala ka naman na-encounter sa mga cast nyo, kay bida man or hindi bida, na parang sinasabi nila na nagiging diva, pa-diva, or hindi nila ginagawa yung dapat na gawin ng isang artista, yung parang relax lang sila sa set, hindi masyadong nag, anong tawag dito? Hindi nag-work hard. Hindi sila nagbibigay ng effort para mas ma-improve yung kanilang acting. We are very fortunate with the group of actors that we have because all of them are very professional and hard workers. Hardworking. Kasi this show is not easy. Yung yes. We're exposed to natural elements. Sad. The cold of the night of the forest. Diba? Yung pag umaga, minsan may pagkakataon na sobrang init. Pagdating sa gabi, sobrang ginawa naman kasi nasa bundok kami. Pero yung enthusiasm nila to work on this part, hindi nagbabago. Solid talaga. Kasi everyone is so committed to make the show works. To level up the standards of
Philippine TV. Oh, congratulations po pala. 36 point something yung rating niyo. Yeah, we have very grateful. Oh, grabe. Grabe. Pinanood talaga nila yun. Nabangan nila yun. Sini, ano nila, isa. So, eto po. Excited nga po ang lahat nung pinost namin. Pinapost kasi ni James sa amin. Yung kay, ano, Christine Hermosa. So, marami pa pala siyang fans talaga. Na sobrang excited na makita siya. Inabangan talaga nila kagabi. Kasi nung pinost namin ng morning yata afternoon. So, inabangan talaga nila last night. Yun nga lang, medyo konti lang yung kanyang, ano, yung kanyang scenes doon. Kasi simula pa lang. Oo. Pero sa darating na... Dali-dali pa, dadami pa, magiging mas interesting pa yung... Magkakaroon din siya ng action scene direct. Magkakaroon din siya. Ah, okay. So... She has a very, very interesting character in the show. Oo, siya yung nanay ni Lakam. No, nanay ni Sarimau. Ah, Sarimau. Ah, okay. Yun nga yung sinasabi ng ibang netizens na ano daw yung pagpa-partner rin. Pero patay na yata si Apo eh, si Dieter Ocampo. So, magkakaroon ba ng ano, resurrection para pag-partner rin si Christine Hermosa tsaka si Dieter ulit? Walang ganun plan. Ah, walang ganun plan. Hindi sila pwede maging partner kasi yung character niya, anak niya si Dieter. Kasi ah, anak niya si Dieter. Anak niya si Apo. Ah, okay. Oo. Sinasabi nga po ni Christine doon sa interview niya na parang binigay daw lahat ng mga kondisyon niya. Nagulat siya. Napasubo siya. Pero siguro magandang ano siya. We're very thankful na binigbigyan niya Bagani. Parang napakaganda niyang ingredient doon sa Bagani sa ngayon. Oo. Actually, yung mga tao parang nahuhook na sila sa Bagani dahil nga hindi mo malaman yung twist and turns ng story. Parang yung inaakala mong gagawin na gano'n, bigla hindi pala, iba na. So, kayo bilang director, hindi po ba kayo nahihirapan na parang sobrang maraming twists and turns yung stories? Actually, in reality, mahirap siya talaga gawin. Mahirap siyang ikwento kasi it's not your usual story track. Tapos, fantasy rin siya. Nasa ibang mundo yung storya natin. Mas mahirap siyang ikwento. Lahat kailangan mong ipaliwanag, lahat kailangan mong i-explain tungkol dun sa characters, sa elements na kaya, it's a big challenge. So, sa darating pong mga araw, ano-ano po ba yung mga aabangan nila? Abangan nila ang mga paano hahanapin nila kasi ganda, paano i-aano nila kasi ang sangsinupog, paano niya bubuuhin ulit, paano niya i-defend ang sangsinupog sa kasamaan ni Sarimau. Isa pang ano is, paano hahanapin ni Sarimau ang kanyang nanay na si Malaya at si Ganda, paano natin, anong mangyayari kay Ganda ngayong nasa ibang mundo siya? Oo, nasa limbo. Yun ang mga interesting stories.